So guys, kamusta kayong lahat? Welcome back to my channel. Sa araw na ito ay may pag-uusapan na naman tayong bago. Kita nyo naman sa video kung sino yan. Siya lang naman ay si Popeye the Sailor Man. Bakit si Popeye the Sailor Man? Dahil ang video natin ngayon ay tungkol sa mga taong gusto magpalaki o magpaganda ng katawan pero weirdo ang kinalabasan. Ito yung mga taong gumamit ng gamot para mapabilis o lumaki agad yung mga muscles nila pero hindi sa ganung kaaya-ayang paraan o itsura. At kung bago ka lang sa channel na to, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago kong ilalabas na video. At bago tayo magsimula, syempre, intro muna tayo. At ang una sa listahan natin ay si Greg Valentino. Si Greg Valentino ay isang respetadong bodybuilder champion. Pero lahat ng ito ay nagbago simula nung gumamit siya ng gamot na Synthol. Ito ay pinaghalo-halong oils, alcohol, at steroids na kung saan pag ito ay ininject mo sa iyong muscle ay biglang lalaki at di mo na kailangan magbuhat pa ng mga malalaking barbell o mga dumbbells. Hindi pa nakontento si Greg Valentino. Bukod sa paggamit niya ng injectable na Synthol, ay nagtitake din siya ng mga enhancer at steroids. Kita nyo naman sa video guys kung gaano kalaki ang kanyang muscles. Pero one time, nung nag-i-inject siya, ay hindi sinasadyang naturukan niya ang kanyang namamagang muscle at nagresulta ito sa pagputok nito. Buti na lamang at hindi naputol ang kanyang braso. Ang sunod naman sa listahan natin ay si Kirill Tereshin. Siya ay pinanganak sa Russia at kitang-kita nyo naman ang napakalaki na kanyang biceps. Ang bicep prince na ito ay isang avid fan at abused user ng Synthol. Sinimula niya ang paggamit ng Synthol nung pagkaalis niya sa army sa edad na 21. So after 10 days na kanyang paggamit ng Synthol, mula sa patpating braso ay biglang lumaki ito. Na alam natin na pagtitignan ay peke. Dito mo rin makikita yung mga ibang Pinoy na titirahin to. Sasabihin na, pahig ka, marami kang pera, pero ganyan braso mo. Ayon sa ibang interviews niya, wala raw siyang balak itigil ang paggamit ng nasabing gamot kahit napakadelikado nito sa kanyang kalusugan na pwedeng ikamatay niya pa ito. At ang sunod naman ay ang The Hook o kilala sa pangalang Romario Alves. Pero kung tatanungin niyo ako guys, hindi ko trip yung ganyang muscles eh. Nakakatakot. Parang yung sa mga leported na nangahabol sa'yo. Para sa akin lang yun guys ha. Ewan ko lang sa inyo. Ang Brazilian bodybuilder na ito ay gumamit ng Synthol nung kabataan niya at nagustuhan niya ito. Sinabayan niya ito ng pagbubuhat sa gym o regular training. Dahil dito, hindi na umeepekto sa kanya yung normal na karayom para mag-inject siya ng Synthol. Kasi nga, solid na yung muscles niya at kitang-kita nyo naman sa video yan. Pero hindi siya tumigil. Gumamit siya ng karayom na para sa mga full-grown bulls o mga toro. Dahil nga sa paggamit itong gamot na to, nahaharap siya sa kaluwatkan ng mga medical issues. Kasama rin dito ang maaaring pagkaputol ng pinakamamahal niyang mga braso. Sunod ay isa ring Brazilian na si Arlindo de Sousa. Kiniklaim niya na siya ang may pinakamalaking braso sa buong Brazil. At take note guys, trending o uso sa Brazil ang pagturok ng Synthol. Katulad ni Romario Alves, nagsimula rin siya magturok ng Synthol nung kabataan niya at nagustuhan niya rin ito. Dahil sa pagka-addict niya sa Synthol, binansagan niya ang sarili niyang The Mountain dahil niya sa mga muscles niya at hulma ng katawan niya. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay nakakasama. Katulad ng kaibigan niya, nasobran sa paggamit ng Synthol na nagresulta sa pagkamatay. Pero hindi ito naging balakid para kay Arlindo de Sousa at patuloy pa rin siya nagtuturok ng Synthol. At ang next naman natin ay si Vladir Segato.
o binansagang The Monster. Sa tingin nyo kaya guys, uubra kaya siya kay Taguro na merong 100%? Si Sigato ay isa ring Brazilian bodybuilder. Nung kabataan niya guys, ay isa siyang patpating bata. Kaya tampunan siya ng tukso o pangbubuli. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa gym at sinimula niya magbuhat ng mga barbell at mga dumbbell. Ngunit, hindi siya nasatisfy. Kasi napakabagal ng proseso kung magbubuhat ka lang na magbubuhat. Kaya doon siya nag-start gumamit ng Synthol. Habang patagal na patagal, madalas siya napupunta sa ospital dahil nga sa masamang epekto ng Synthol. Pero kahit ganun, tuloy-tuloy pa rin siya sa paggamit nito. At ang hiling nga niya, sana lumaki pa ng lumaki ang kanyang katawan. Sa tingin ko guys, kaya ganyan siya, dahil nga sa pambubuli sa kanya dati o pagka-addict nga talaga niya sa Synthol. Sunod naman guys, ang may pinakamalaking braso sa ating listahan at sa Guinness World of Records. Ang braso lang naman niya guys ay sumusukat ng 31 inches. Siya ay si Mustafa Ismail o tinawag niya sarili niya na Iranian Hook. Tulad sa mga naunang bodybuilders, sa tingin ko guys, gumagamit din siya ng Synthol pero hindi pa siya umaamin. Nag-gym ako dati at alam kong walang ganyang exercise para lumaki ng ganyang kalaki ang kanyang muscles. Maliban na lamang kung umihi ka sa punso tapos yung braso mo yung lumaki. Ayon sa ibang interview niya, araw-araw siya nagbubuhat, umaga hanggang gabi. At meron din siyang sinusunod na diet plan. Kasama na rito, syempre, ang chicken breast at 3 liters na protein shake. Sunod naman sa ating listahan ay si Farasdak Al-Samawi. Siya ay isang bodybuilder na nagmula sa Baghdad, Iraq. Sa tingin nyo guys, ano kaya ang ginamit nito? Wala nang iba kundi Synthol. Di katulad ng mga ibang bodybuilder na addict rin sa Synthol, si Farasdak ay grabe magbuhat. From left to right, up and down, at kitang-kita nyo naman sa kanyang katawan. Kaya guys, pag ito nagsabi na huwag kayong makulit, uumpog ko yung sa muscles ko, matakot na kayo. Sunod naman guys ay si Phil Heath. Si Phil Heath ay ikilala sa mundo ng professional bodybuilding contest. Nanalo lang naman siya ng 7 times. Guys, 7 times na Mr. Olympia. Noong 2011 hanggang 2017, kada panalo niya ay nag-uuwi siya ng $1 million. Bukod pa dyan, yung mga endorsements niya at mga video tips regarding sa pagbubuhat o pagpapalaki ng katawan. Pero guys, may nililihim tong si Phil. Inamin niya sa isang interview sa isang YouTuber na gumagamit siya ng ipinagbabawal na steroids. Bawal kasi guys ang steroids, lalong-lalo na sa mga professional bodybuilding contest. Kasama rin sa listahan natin ang The Terminator. Walang iba kundi si Arnold Schwarzenegger. Sa mga hindi nakakaalam, isa rin siyang professional bodybuilder. Nanalo din siya ng 7 times Mr. Olympia at Mr. Universe. Meron siyang network na $400 million. Nakuha niya ito sa pamamagitan ng pagkapanalo niya sa mga pageants, endorsements, books, at mga Hollywood films katulad ng Terminator. Inamin niya rin sa isang interview na gumagamit siya ng mga enhancers o steroids. Noong mga panahon na yun guys, legal lang gumamit ng mga enhancers o steroids sa mga bodybuilding competition. At hindi niya ito pinagsisisihan. Gumagamit lamang siya nito under supervision ng kanyang mga doktor. At bago ko i-reveal guys kung sino ang huli sa ating listahan, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga bago kong ilalabas na video. Last but not the least, ang nag-iisang babae sa ating listahan ay si Natalia Kuznetsova. Siya lang naman na isang professional female bodybuilder. Siya lang din ang may hawak ng record sa arm lifting,
bench press, at deadlift. Napapaisip ba kayo guys kung bakit siya nasali dito? Well, according sa kanya, gumagamit siya ng mga enhancers at steroids. Kung gayayain ako neto ng suntukan, matik, autopass, mahirap na. So guys, hanggang dito na lang ang video natin for today. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, bye!